welcome or welcome back to my channel with another video. And para sa video natin ngayong araw is isi-share ko sa inyo yung mga facts about dito sa currently whitening capsules na nire-review natin. Wow! Which is itong Ohio TYOX Lumen White. Ayan, or kung paano ba natin malalaman kung fake or legit itong mabibili natin na Ohio whitening capsules. I just wanna be happy. Natin malalaman kung fake or legit itong mabibili natin na Ohio whitening capsules. So first, yung isang bottle po nito is makakakuha na tayo ng 60 capsules. Wow! And per capsules naman is meron siyang 700 mg. And this one is made in Japan. Pareho po siyang FDA approved sa Japan and dito sa atin sa Pilipinas. Yung first three ingredients po niya are mashiro glutathione, meron po siyang pomegranate, and meron din siyang collagen. Good thing dito sa product na to is nakalagay na yung kung gaano kadami or kung ilang mg yung content niya per ingredient. So baka may magtanong kung ano ba yung mashiro glutathione. So sinearch ko siya since made in Japan to. As you can see, obviously naman na may ano translation siya into Japanese. Yung pong mashiro is Japanese term na ang ibig sabihin is pure white or snow white or perfectly white. And naka-preform po yung glutathione content nito. So ano po ang ibig sabihin ng preform? Clear ko lang ha, hindi po siya preform. Free form. Ayan. Sorry na, Mern. So, ang free form po is composed of glutamic acid, glycine, and cysteine. It is very easily absorbed when you take it orally as it goes directly to your bloodstream, much like the injectable glutathione. Next naman na ingredients niya is yung pomegranate. So, ano naman ang magagawa ng pomegranate sa ating skin? It is packed with antioxidants, vitamins, and nutrients that can do wonders for your skin. They can help promote a healthy glow, combat signs of aging, and improve overall skin texture. So, eto pong pomegranate, nung bata pa ako, yung kapitbahay namin or yung pinsan ko is meron silang tanim na ganito and ang dami niyang mamunga. So, ano yun, parang palagi akong pumupunta dun sa kanila or pag pumupunta ako dun sa kanila, yun talaga yung gusto kong makuha kasi sinasama ako na kumuha ng bunga nito. Kasi yung bunga nito pag nahinog na is may ano siya, may crack, nagbibitak siya ay nakikita mo na yung laman. And ang tawag kasi sa amin dito is granada. Ayan, pagka hinog na yung granada, ano siya, nagbibitak na siya. Alam mo yun, parang itsura ng ano, ng bayabas pero hindi siya bayabas, kulay brown, parang basta ganun, parang kulay brown ganun. Tapos meron din siyang crown na malaki, yon. And may crack siya na ganun, tapos nakikita mo yung ano, yung laman dun sa loob. Next na ingredients nito is yung collagen. Of course, yung collagen, we are all familiar with that kasi good siya sa overall skin health natin, sa beauty health natin, for hair, for nails, for skin, for guts. Ayan, maganda talaga ang collagen. So, kung halimbawa, hindi ka into whitening, yes, you can take collagen alone, but kung gusto mo naman ng whitening, of course, dito ka more on sa mga may mga glutathione. And kung pareho naman siyang gusto, of course, pwede naman natin siyang i-take ng pareho. And eto yung isa pang gustong-gusto kong i-share sa inyo kung paano natin malalaman na legit or fake itong nabili natin. Kasi ito pong product na to has its own unique verification sticker. Ayan, kung matatandaan nyo po, yung dun sa box na pinakita ko sa inyo, dun sa plastic, is meron siyang etong sticker na maliit. Kung nakikita ninyo, ito.
Ayan. Ang bago mo kasi i-open yung plastic nito is ito yun. Ito yung parang pinakauna. So, pagka tinanggal mo yung plastic nun, mapupunit na to. So, dapat pala ang ginawa ko is in-scan ko muna siya, di ba? So, marami kasi dong mga nakalagay na details dito sa sticker na to na parang mga security code ng product, and dun mo talaga mapapatunayan kung galing ba talaga ito or it yun yung nagpapatunay na galing talaga itong product na to sa Japan. But kahit naman nawala natin yung sticker na yon, is meron pa rin naman tayong way para malaman kung legit yung product na nabili natin. So ito kasi ito yung mahirap na gayahin kasi hindi siya basta-bastang magagaya. Ayan, itong mga nakalagay dito. So, diba, itong product na to is meron siyang, ayan, QR code. So, pagka in-scan mo kasi itong QR code na to, mapupunta ka dun sa site kung saan i-check mo yung legitimacy ng product, yung authenticity ng product na galing talaga to sa kanila. So, eto, meron naman tong kasama na i-scratch mo. May maliit siya dito na part. Itong sticker na to, may maliit siya na part dito na i-scratch mo, and meron dun yung code na i-encode natin doon sa site na yon. So, hindi ko yun nagawa kasi nga, nawala ko na yung, ano, yung plastic na kung saan nakadikit yung, ano, yung isa pang part ng sticker na to kasi natapon ko na. Ayan. And trinay ko din siya na hanapin, but hindi ko na siya mahanap kasi nga nagsunog na kami nung nakaraang araw. So, ayun. Hindi ko siya na, ano, na authenticity check doon sa site na yon. But the good thing is when you scan yung kanyang QR code is napupunta ka doon sa site na yon. And yun nga lang yung hahanapin is yung code na nakalagay dito, yung i-scratch natin. But yun nga yung nawala sa akin. Ang tangit mo talaga. So, kayo, pagka bumili kayo ng product na to, yun, i-scan nyo muna siya and then scratch nyo muna yun before nyo tanggalin yung parang pinaka-plastic na balot nito para ma-authenticity check ninyo. And for those of you na nakagawa ng authenticity check ng product na to, pwede nyo pong i-share yung inyong experience kung legit or fake ba yung nabili ninyo dito sa ating comment section. So, paano kung nawala na natin yun? So, meron pa siyang isa. Meron siyang Japan retail barcode na makikita dito sa product mismo or dito sa box nakalagay din siya. So, meron siyang barcode dito, diba? And nakalagay, pag bumili kayo nito, doon sa bibilhan ninyo is nakasama na itong article na to or yung picture ng article. Based sa article na to, as of January 13, yung first 2 digits sa kanilang barcode must be 45 or 49. So, yun yung titignan natin doon sa barcode. I-check natin siya kung 4 and 5 ba or 4 and 9. So, yun yung titignan natin kung doon natin malalaman na galing talaga siya sa Japan. So, ito, nung chinek ko siya, 45 naman yung nakalagay doon sa unahang barcode niya. Ayan, yung first 2 digits niya is 45. Ayan. So, ibig sabihin, pasok and check na check tayo doon. And marami din nagkiklaim sa product na to na super whitening daw siya. So, since maraming mga nagsasabi ng ganyan, let's see, hindi pa natin yan mapapatunayan kasi kakastart lang natin, ilang araw pa lang tayo nagtitake nito, wala pa nga isang linggo. So, ayan. I-update ko kayo about doon sa kanyang effect na yon after ng 1 month or after natin na maubos itong product na to. And syempre, disclaimer pa rin na we all have different type of skin and hindi ibig sabihin na effective sa akin is magiging effective na sa lahat, and pwede din namang vice versa. Effective sa iba and pwedeng wala akong makita. Ganun. And eto pa, isa pang magandang bagay para sa lahat ng mga umiiwas sa pearl powder. Kasi meron yung mga iba na gusto na mag-try ng mga whitening capsules pero ayaw nila ng mga may pearl powder. Kasi yung iba, nagkakaroon sila ng breakout. Nagkakaroon sila ng reaction doon sa pearl powder. So this one, you might wanna try this one and baka ito na yung para sa'yo kasi wala siyang pearl powder. Ayan, yung link po ng product is ilalagay ko sa description box and syempre sabayan nyo na ako sa pag-try ng ating Ohio TYOX Lumen White
And for those of you na naging user or still user pa rin hanggang ngayon, is pwede nyo pong i-share yung experience ninyo kung ano nangyari sa inyong skin, anong naging effect sa inyo ng product na to, dyan sa ating comment section. And para po sa iba pang mga katanungan na hindi natin nalinawan or nabanggit, ayan, pwedeng-pwede nyo pong i-comment down below para mabalikan ko kayo. Or kung ayaw nyo namang itanong sa akin, pwede nyo po yan itanong agad doon sa seller na bibilhan ninyo para, ayun, no worries na kayo. So, ito po ay FDA approved. So, wala kayong magiging problema. Wala tayong worries about doon kasi pareho siya sa Japan or dito sa atin is pareho siyang FDA approved. So, there you have it. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye!